Mga katrops, welcome back at sa akin channel, Sports React PH. At ngayong pag-uusapan natin, ang official na pagpirma ng kontrato ni Goran Dragic sa Milwaukee Bucks at ang balitang maging ang Clippers ay siswertehin rin sa Memphis Grizzlies. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang preview ng laban ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Gaya nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, kahit man nga po natalo ang Milwaukee Bucks sa kanilang huling game kontra sa Philadelphia 76ers at naputol na nga po ang kanilang 16 game win streak, ay sila pa naman nga po ang top 1 sa standings ng Eastern Conference sa kanilang record ng 45 wins at 18 losses. Isa pa, hindi naman nga po dito nangangamba ang Milwaukee Bucks, gayong meron na naman nga pong re-rest back sa kanilang kupunan na isang bagong manlalaro. At siya nga po ay walang iba kundi si Goran Dragic na pumirma na nga po ng kontrata ngayong araw sa kanilang kupunan. Ayon nga po sa nalabas na balita ng ESPN, official na nga daw pong pumirma ang free agent guard si Goran Dragic sa Milwaukee Bucks hanggang sa pagtatapos ng season. Kaya magkakaroon na nga po ang Bucks ng isa pang point guard na mangunguna sa kanilang bench. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang si Swerte Henner naman nga daw po ang Los Angeles Clippers dahil sa Memphis Grizzlies. Alam naman nga po ninyo mga katrops na meron na nga pong kasalukuyang 5 game losing streak ang Clippers simula nang kunin nga po ng kanilang team si Russell Westbrook sa loob ng buyout market. Kaya marami na nga po mga fans ang naiinis na sa kanilang team, gayong kailangan na nga po talaga nilang manalo sa kanilang mga susunod na laro dahil kung hindi ay posible nga pong mahulog pa sila sa standings ng Western Conference. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita, mukhang si Swerte Henner naman nga po ang Los Angeles Clippers sa kanilang susunod na game bukas, gayong kakalabanin lang naman nga po nila dito ang Memphis Grizzlies na mawawalan ng mahalagang manlalaro gaya na lamang ni Ja Morant at Dillon Brooks na parehong suspendido. Kasama rin naman nga pong mawawala sa kanilang team ay si Brandon Clark na out for the season at si Steven Adams na may tinatamo pa rin injury sa kanyang pangangatawan. Kaya mukhang napakalaki na nga po ng advantage ng Clippers kontra sa Memphis Grizzlies. Habang pumasok naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan, sa preview ng laban ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Pagkatapos nga po mga katrops, namatalo ang Lakers sa kanilang huling game kontra sa Minnesota Timberwolves, ay inaasahan nga po na babawi sila sa kanilang next game kontra sa Golden State Warriors na gaganapin na naman nga po bukas sa loob ng Crypto.com Arena. Ngunit hindi naman nga po ito magiging madali, gayong hindi basta-basta ang kakalabanin nga po nila na Golden State Warriors na nanalo pa lang sa kanilang huling limang laro ngayong season, plus expected na nga po na maglalaro na sa kanilang muli ang kanilang dalawang superstar na sina Stephen Curry at Andre Iguodala. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay mawawalan rin naman nga po sila ng limang players kasama na ang dalawang superstar na sina D'Angelo Russell, LeBron James at ang kanilang mga batang players na sina Max Christie, Cole Swider at si Scottie Pippen Jr. na pare-parehong naglalaro ngayon sa kanilang G League team na South Bay Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.